So ano naman ang information? So ngayon mo lang, kung ngayon mo lang narinig kapatid ang information. So information of the case. So dito ka mag-uumpisa kung talagang gusto mong malaman ang proper charge sa isang respondent. So ang tawag doon case information. So hihingiin mo to doon sa fiscal or sa office ng korte na ang information ng kaso. Kasi ano ba ang nilalaman ng information? Bakit ganun yung kahalaga? So unang-una, siyempre may header yan, may salutation, may date. So nakalagay doon, ang importante doon yung assisting prosecutor. Nakalagdayan doon sa bandang, I think, kung nakaharap sa'yo, sa bandang kaliwa. Bandang kanan pala. At sa bandang kaliwa, pinakababa. So, andoon yun kung ano ba talaga ang bail recommended. Kung magkano ang bail. So, tandaan po natin, information ng kaso. Para malaman mo kung magkano ang bail niya. So ngayon, anong gagawin uli kapag mataas yung bail? So mag-request ng motion to reduce bail. O, verbally, pwede naman. Or formal na mag-request. At kapag hindi naman bailable, so siyempre mag-request motion to bail. So ganun lang ang information. Iyang papel na yan, diyan kasi nakasaad kung magkano ang bail, kung bailable man yan. O, sa mga mag-uumpisa pa lang, na kung kayo ay mayroon mga relatives na gusto nyong tulungan, gusto nyong ayusin, so siyempre hindi nyo agad matitrace. So alamin nyo kung saan nakakulong, so kausapin nyo kung saan naka-file yung kaso at doon sa opisina ng court, hingiin nyo yung case information ng detalye ng kaso niya. Tapos, tingnan nyo kung magkano ang bail. So ngayon, kapag naka-bail na, kapag naka-detain yung respondent, sumatik. Meron siya magkakaroon siyang pansamantalang kalayaan at saka nyo trabahuhin yung respondent. Huwag nyong patahimikin ha. Ang ibig kong sabihin sa trabahuhin is kausapin nyo kung papayag na makipag-ariglo. Kayo naman masyado kayong trabahuhin kaagad nyo. At by the way, kung yan ay heinous crime o mabigat na krimen, kausapin, kailangan dalawa ang pumayag din sa ariglo. Kailangan kausapin nyo din ang prosecutor kung papayag ba sila na mag-withdraw ang kaso. So, dalawang parts ang kailangan yung makuha. Yung respondent at yung piskal na may hawak sa kaso kung papayag silang withdrawin ang kaso. Kapag hindi pumayag si piskal, isa lang pumayag, si complainant lang, so walang magaganap na withdrawal. So, ang state ay may karapatang magtuloy ng demanda kahit na walang complainant kapag mabigat yung krimen. O, depende sa krimen. So, case to case basis. So, mayroon naman kasing mga judge na kahit na medyo mabigat yung krimen ay pumapayag naman na withdrawin. So, that's it. Ang tanda natin, information. So, hindi yung information kung saan-saan na kaso ang pinag-uusapan natin. Maraming salamat. Iyan po ang detalye ng masasabi ko sa gustong mag-bail at kung paano nyo mag-uumpisa. Thank you for watching, ang inyong lingkod at polisya ko.